Radiant Team Ban. Remaining. TNC predators turn to pick. Radiant team pick. Oracle. And nagbabalik tayo mga sir. Game number 2 nitong TNC versus WG Unity. Game 1 po, nakuha ng WG Unity. Ang ganda ng performance nitong si Yowe, pati na rin ito nga si Nico Baby, pati na rin yung si Ohio rin naman eh, yung kanyang mga 4-stop save. And pati na rin itong si Felix Shaba. Halos lahat, maganda yung performance nila ron. Ito nga TNC, maganda nung kailang early game, yun nga lang. Hindi nila na-initiate na maayos yun. Lagi napipitas tong si Armel, kaya lagi pag nagka-clash sila, apat na lang sila. Lagi silang kulang na isa. Minsan si Gabi namatay. Sa gitna, na-solo kill din. And WG Unity, kinuha ulit nila dito yung Troll Warlord netong si Nico Baby. Isa sa mga consistent na core ngayon dito sa C. And maganda yung kanyang performance kahapon at pati na rin kanina. Oo nga, yun na nga. 8-0 ata yung kanyang Troll Warlord, di ba? Yung mga nagsasabi nyo naman, ban invoker. Kung kaya naman ng TNC Predator eh, siguro hindi nila, kung hindi nila ibaban, kukontrahin lang nila yun. Siguro so, hindi worth it na iban siya sa first round. Siguro mga susunod, mga next ano, yung pang-apat, pang-limang ban, yan yung ibaban nila. Yun. Shoutout sa nanay kong Bungang Era, yun na nga. Yun. Eh, bet na kita. No, yun. May chance, kaso mababa. Yun, oh. And Nature's Prophet, isa sa mga hero netong si Yamate, na madalas ginagamit niya, malakas sa lane, yung mga alaga. Pero Batrider naman, para side ng TNC. Tsaka, yung binam naman nila na ito na TNC Predator, itong Abaddon, no? Pero nag-pick up, na itong, kanina, nakaban itong Nature's Prophet. Ngayon naman, itong Abaddon yung nakaban. Binan nila yung Abaddon kasi mag-pick din sila ng Batrider dito. Maganda yung Apotic Shield niya against this by Batrider. Automatic cancel kagad yung lasso ng Batrider kung nasa kanila yung Abaddon. And ito, next assassin yung binan ng TNC. Maganda yan against this by Oracle. Automatic yan, nasa backline itong Oracle, pero yung next assassin kaya niyang i-target yung mga nasa backline. Plus, yung carapace niya against dito sa may Batrider, pasok na pasok din, kaya naman binan nila dito itong next assassin. Beastmaster also ban. Yung ginawa dito ng TNC, malakas nga naman yan with Nature's Prophet plus Beastmaster, may Troll Warlord pa. Napakabilis tumulak niyan. Oo, sobrang bilis talaga na pumush kung sakasakali. And eto naman yung binan ng WG Unity, yung Pugna mga sir against Troll Warlord. Super effective yan, yung kanyang ultimate, pati na rin Decrepify. Pasok na pasok sa Troll Warlord. Then kung sakasakaling mag-invoker din sila, di ba? Pwedeng-pwede nga naman. Eto nga Pugna. Let's see, Draw Ranger, binan dito ng WG Unity. Yung Draw Ranger po kasi ginagamit ng TNC yan. Nakita natin yan sa major qualifiers against Fnatic. Pero hindi naging effective yung Draw Ranger nila. Yung game 1 lang, nakabulagalan sila doon, di ba? Pag natalo po rito, laglag na po. Isang buwan, isang buwan ulit silang pahinga. Pero meron na mga ESL Mumbai. Pero kung sakasakali, sa pahinga mga DPC... Pahinga muna, sabi ni Daddy Eric. Pahinga muna. Okay, pahinga muna. Pagkapahinga talaga pag nakataong nalaglag dito sa minor. And dalawang major minor na silang hindi nakapasok kung sakasakali. Ano yun? Masamang balita yun. TNC Predator? Nako. And nasa bingit sila ng laglagan.
doon sa top 12 ng DPC points kung sakasakaling hindi sila madedirect invite sa TI. Oo, and napakahirap sa qualifiers dahil isa lang po yung kukunin sa TI, mga sir, sa regional qualifiers. Kung sakasakaling nandyan yung Tigers, kung EXE biglang lumakas na naman dahil TI, Admiral, nandyan. Kung detonator, hindi na ata magkapatuloy yun, pero sila yung mga player ng detonator, di ba? Mineski, nandyan. Ito pang WG Unity na palag-palag din po ngayon. So, Earthshaker para sa side ng TNC, maganda yan. Oo, best hero rin yan ni Teams. Pag nagka-Earthshaker to si Teams, laging sure win eh. Oo, pero task naman yung sagot dito ng WG Unity. So, may pang snowball save sila. Once na may balaso or may ma-echos laman, pwedeng nandyan yung tasks na mag-snowball save kung sino man. Yun na nga. Pero shoutout pa rin dyan kay Boss Chris Kai. Maraming salamat. Ayun na nga. Okay na. Magkamukha si Boss Alo at Chola. Wala po. Dahil pa pera ng TNC. Kaya, walang ganun. Wala nang 50. Lang pere. Di ba ganun? And Sun King. Ito na nga, yung Sun King. Netong si Ohio. Naku, kailangan nila iban yung invoker dito. Oo. Sun Alam King plus na invoker. Nakita na natin kahapon yan. Kitang-kita na yung combination nila nun. Kailangan nila iban yan. Yun. Or else, eh, bahala sila. Tayo naman, nakita na natin kahapon yan. Tsaka napakitaan na sila ng game mo, ha? Oh, tiwala lang po sa loka ng TNC yan. TNC number one, Pinoy so, Pride. Tingnan natin. Maganda naman eh. Maganda yung galawan ng kalaban eh. Maganda rin naman yung galawan ng TNC nung early. Yun nga lang talaga. Eh, mas maganda talaga yung naging performance itong WG Unity. Pero mas maganda pag nanalo TNC Predator dito. Bakit naman? Siyempre, TNC number one. Parang makapasok naman sila sa ano, MDL. Pero mahirap ha, kailangan pa nila mag-champion sa minor pa nagkataon pag ganun. Pag gusto nila mag-major. Pag nalaglag, alam na. Edi siya kahit, aray. Aray. Naglag eh. Sun King ni Alo, ayan na nga yung Sun King. Netong si Ohio, sana medyo umalo siya rito, no? Para magkaroon pa tayo ng game 3. Oo. Ito, port pick ng TNC. Ano kailangan nila rito? Port pick ng TNC carry or kaya mid laner. Yan na lang ang kailangan ng TNC Predator. Sino yung mga sa tingin mo nga ipipick nila rito? Pwede rin naman sila mag-racer ulit. Pero nga, hindi naging effective nung game number 1 yun. Uy! Ang bago to ah. Pinagamit naman to ni Gabi. Ako, naglabas na ng kakaiba ngayon. Mukhang di na umi-effect yung mga dating luma eh. Dating luma. So, mga bagong ano naman yun. Bagong luma naman yun. Ito, Lone Druid. Para sa side ng TNC Predator. Wow. Naglabas sila ng bagong luma. Bali, ano na lang ang baban neto ng WG Unity, ang mid laner ng TNC Predator. Kung sakali, pwede naman din nila i-adjust yan eh. But Rider Meet, bakit hindi? Fuck, yun na nga. No respect. Gusto mo ba itong Lone Druid pick ng TNC? Hindi, kasi parang pang ano na rin siya eh. Pang late game na rin siya. Late game, pero kung pinutin na nyo naman yung strat ng ano, WG. Ayan, bina nila yung Invoker. Salamat! Buti naman bina nila yung Invoker dito. Buti naman! Para sa akin kasi yung Lone Druid. Against Troll Warlord. Kailangan dito ng right clicker. Itong last pick nila, kailangan dito nila ng right clicker. Or may burst damage against Troll. Yung tipong hindi na mapag-ultimate ito. Kuka! Ember Spirit, right clicker, Ember. Yun nga. Maganda rin naman siya para kay Nature's Prophet. Oh, maganda sa Nature's Prophet yan. Plus yung panghuli naman dito ng WG Unity. Yung snowball ni Task, yung stun ni Sun King. So mukhang okay nga din dito yung Ember Spirit. Nakita rin natin yung Ember Spirit kahapon in your dreams, di ba? Napakalupit mag Ember Spirit. Parang nag-slice ng cake. Oh, so tingnan natin ha. Itong WG Unity, naban yung invoker nito si Yowie. Ano respect kaya? Respect ban na? Yesep.
SF daw, SF ng Pinas. Uy, Weaver! So, sino mid dito? Sino nga? Nature's Prophet? Felix. Hindi. Hindi. Mid-troll. Mid-troll, mga sir. Then, Nico Baby on Weaver. Ohio, Magasan King. Carry na to sa dulo. Carry-carry na to sa dulo. Buhatan na lang to, mga sir. Buhatan ang mangyayari. Double carry para sa WG Unity. TNC naman. Meron sila ditong Lone Druid. Parang and pag Ember Spirit. Pag na-echo sila dito ni Teams, parang ang lambot na ito ng Weaver, di ba? Ito, gusto ko malaman kung ano yung mga nasa puso nitong mga nanonood sa atin. Ayan nga. Sa tingin nyo, mga sir, sa game number 2 natin, sino yung nakalamang sa drafting and sino yung sa tingin nyo na mananalo? TNC ba or WG Unity? Ayan. TNC. Puso. Puso, sabi dito. 1-1, ayos, sabi ni Sam Gripsal. PAC ako dyan, Bosalo. Jason Van, sabi niya rito. Lamang WG, sabi naman ni Nix. Yan na. WG daw, sabi ni Maximus. 2 minutes para sa'yo. Ayan o, seryoso na raw TNC, sabi rito na naman. Ayan, marami. WG, TNC, WG daw, 2-0. At least ngayon, medyo pantay-pantay lang, no? Pero nakakatakot pa rin tong hero ng TNC. Kasi tinan mo, Ember Spirit tsaka Lowen Grit. Oo. Parang ang yun, hard carry na lang dito, si Owe. Talaga. Liquid daw, ayun, tumalong. Liquid. Tigers, ayun, tumalong din. Yung mga sa Pinig talaga, hindi mawawala yung mga dyan. Siyempre, ito sa Radiant side natin, WG Unity. Yamate yung gagamit dito ng task. Felix Shaba on Nature's Prophet, Yowie para sa kanyang mid-troll warlord. And then, eto nga si Nico Baby para sa Weaver, pati si Ohio sa kanyang Sand King. Sa side naman ng TNC, AU para sa kanyang Oracle, Earthshaker ni Teams, at ang Ember ni Armel, Lone Druid ni Gabby, at ang Batrider naman ni Kuku. Nico versus Nico. Oo. Ice Classic Chocolate. Ohio equals. Equals BH Truck. Oh. Ayan nga. Ember versus Troll. Nako, lugi yung ano dyan. Ember dyan. No, normal yung ka ng Troll. Sige, mag third skill ka lang, mag third skill. Pero ganda rin ang ginawa ng ano, no? Ginawa, alam nila na Batrider tong offlane. Talaga nag-pick sila dito ng Weaver, no? Para... Oo. Hindi yung mga bosset. Yung win condition din kasi dito ng WG Unity, nandito kay ano eh, kay Nico Baby eh. Isipin mo ha, kahapon nakita natin, maganda early ni Ohio, okay na okay yung laro nila. Kaya ng game 1, hindi ganun ka-okay yung laro ni Ohio, pero nanalo pa rin yung WG Unity. Ibig sabihin, ano yung factor na nanalo sila kahapon, pati ngayon? Yun yung magandang performance nito si Yowie, pati ni... Nico Baby. Ibig sabihin, kahit na hindi ganun kaganda yung performance ni Ohio sa offlane, dadala naman netong si Nico Baby and Yowie. Yun nga. Iba kasi, more on sa offlaner sila umaasa. Pagpangit yung start ng offlaner nila, lugi na rin lahat. Hindi sila nabibigyan ng space, natalo sila, di ba? Pero doon, kanina nakita natin, balance. Okay lang kay Ohio na hindi magkaroon ng magandang start. And Armel, naka-dewards ka agad sila dito sa may gitna. So, easy gold. Para dito sa may Ember Spirit. So, Troll Warlord versus Ember Spirit nga po yung magkatapat dito sa may gitna. Daming analyst. Matalo lang, bobo na agad. Lahat naman na tayo, natatalo sa buhay. Relax lang. Yun! Words of by wisdom. By Patrick Calaguas, 2019. Yun. Let it be, di ba? One to love. Ano yun? Philosopher said. Ayun, Yamate ha. Oop. Baka pa ha. Kinuha niya lang yan. Uy, delikado. First blood! Oh my God. AU. Wow. Wow. Para dito kay AU. Napatay niya ng first blood niya. Ito nga si Yamate. So well played para sa Oracle. Talaga nag-2-2 pa rin sila ng laning dito ha. Di na nila ginawa itong tri-lane ha. Oy, sa akin yan ha. Oo nga, sa akin yan. Ba't sa'yo? Ha? No. Wales.
Ito yung stun. Patay si Felix Shaba. Ay, nakapag-magic stick sa verifier, pero patay pa rin po. Yun nga lang, Kuku, magiging ally rin din sa bottom lane. So, hindi maganda to para sa side ng TSC. Nakuha ng carry ng WG yung kill eh. Tapos yan, nakuha niya lang yun. Support lang support. Yun eh, no? Pero at least, puno na ulit yung kanyang buhay din sa bottom lane. Yun nga lang. Sa mid lane. Mid lane. Mukhang okay naman, Armel, against dito sa may troll warlord. Itong sumukulit-kulit lang to si Yamate, kinukuha niya lang yung creep wave dun eh. Si AU, pag naka-first blood, alam mo na yun, di ba? Oo. Malupet, malupet. Ano yan, ano yan? 2-1 score natin mga sir, so TNC. Ang kailangan nilang gawin dito, pag-farming talaga si Gabi, makapag-radiant siya, and then parang hindi na siya kayang sabayan sa farm nitong WG Unity. Oh. Weaver. Ano na, kukulit-kulitin nyo lang ng bear yan eh. Pero kung nga maya naman, mag-snowball naman yung lineup dito ng WG Unity. Kasi sila yung mag-pressure dapat dito ng early game eh. Yung Weaver, kahit naman hindi ganun karami item yan, kaya naman niya sumami. Yung Sand King, level lang, siguro dagger, or baka mag-travel pa yan si, ano, eh, si Ohio eh. Katulad ng ginawa niya kahapon, no? Napakabilis niya bumakap. Sila yung magka-pressure dito. And TNC naman, talagang magka-farm muna. Yeah. Itong si Gabi sa kanyang lone druid. Oh, nahuli kagad nila dito yung troll warlord. Yowe, delegado, hindi na kinaya ng isa. Kailangan ng dalawahin. Troll warlord, mamamatay po ba siya? Na-slow pa niya rin si Armel. Uy, patay pa rin. And Yowe, nabigyan sa gitna. Ganun dapat, no? Wala ka rin kasi siya talagang vision dyan, hindi niya nakita yung pag-alaw ni teams na sa Gedli. Yun na yung experience ng TNC kailangan nang ipakita rito sa game na to. And Ohio, wala siyang stun ha. Pero medyo mabagal yung dating ng first kill dito ni AU. And Gabi, still farming lang po. Siya yung nangunguna sa ating lasitan. Mamaya, baka meron na itong magkaroon na ito ng ano, ng Midas. No, magkakabigayan yung Nature's Prophet at saka NP. Oopsie. Pero wala na pang cancel ba? Meron pa. Pero yun lang, nakapag-stay. Meron na naman stun. Wala ka, batakbuhan, bata. Sabi ni shocking. Grabe ka naman nga sa akin. Natipan pa. Ginawa mo kung bata ron, sabi ni Tim sa, ano, kakabahan. Na hindi mag-skill. Well played para dito sa may Earthshaker. Niya teams. And Kuku naman, nabigyan na naman sa bottom lane. Kakabuhay na ni Felix Shaba. Pinaramdam niya na kagad yung kanyang lupit. Nakaila ka yun. Taas kamay. Parang ano lang eh. Nag-e-exercise lang eh. 4-2 score natin. Ako, medyo natitilt na ata. Ayan na, yung 5 minutes bounty rune. Dalawa sa WG Unity, dalawa din sa TNC. Kailangan dito ni Kuku mag-farm muna rin sa jungle. Oo, kailangan kasi hindi nila, niya kaya lane ng Weaver eh. Oo, kailangan niya muna dito ng levels. Kukutukutuin lang naramdam siya dyan. Naramdaman ko na yan against ano eh. Weaver eh, pero ang ganda feature by teams. Yowe, lalaban na lang ata siya rito, pero may stun na naman. Yowe, delegado, may TP. Kaso late na, mamamatay ba yung troll warlord? Yes po, pero nandito na si Yamat eh. Nakapag-out, remnant out, ito si Ember Spirit yun niya lang. TP out, mabubuhay naman siya dyan. So pwede siyang bumalik ha, pwede siyang bumalik. Napakaganda ng ano rotation dito ni teams. Hindi nila nakikita niya eh. Tapos napakasayang pa yung pag-TP ng Weaver doon, 'di ba? Imbis na magpo-farm siya, napupush pa yung bottom tower nila. Oo, and then yung Ember Spirit nagbabalik sa gitna ng puno ang buhay. Meron din siyang item na kuha niya na 'yan. Pati na rin puno yung bote niya, Diyos ko. Napakaswerte. Kunti ka lang mamatay. And ito, AU naman. Oy, teams, nag-rotate na rin. Nagpapakita siya rito. So, Yowe, kailangan niya na mag-ingat. Dalawa na siyang beses dyan. One is enough. Two is too much. Mm-hmm. Three is dangerous. You pull me once, shame on me. You. Shame on you. Pull me twice. Shame on me. Oh, the shameless. Hop, si Armel, oh. Naku, ito yung stun dito sa may top lane. AU, delegado, pero ang ganda sabi sure, pero patay pa rin. Felix Shaba getting that kill dito kay AU. 3-5 score natin. Meanwhile, sa mid. Ano yan sa mid?
Inaabangan na naman ito ni Team C. Hintayin niya lang nakita ito bumaba ata, eh. Nakita niya ata kasi merong wards eh. Na. Ay, nakita. Nadala na. Oo, nakita. Nadalawan niya. Pero alam din ni Team C na nandito si Yowie ha. Let's see kung papasok ba sila dito. Oops. Oh, tamang punuan lang. Eh, hindi nakakita si Teams dito, oh, mga sir. Pag yun. Pwede nga silang pumasok. Ayan na nga, yung fissure. Ibigay mo na, siren chain muna. Then the fissure will connect. WG Unity na, oh! Puti, meron silang snowball dito. Enough for sila rotation pa sa likod. Ito si Felix Shaba. Aba, tsaka pa nag-TP. Delivering goal, pero AU mamamatay. Felix Shaba, umuhay pa ba? Hindi. May sleight of fist dito si Ember Spirit. 1-for-1 exchange. Grabe naman advance to mag-isip si Felix Shaba. Talagang parang walking 250 years siya doon eh. Ang problema nga lang doon, nakapag-rotate na naman itong Weaver, no? Oo. Kasi hindi nila kaya patayin itong ano eh. Pero hindi rin naman nila napapatay itong ano, si Armel. Oo. Napakaganda rin ng ano niya doon. And Kuku, space din para sa kanya to. And yan niya, travel yung kanyang next item. So talagang farm lang muna. Yung Batrider dito pati na rin itong Lone Druid. Ang ginagawa dito ng TNC Predator, talagang nang dinodominate nila itong si Yowie para hindi na alam nila na kasi ito yung magdadala ng game. Oo, diba? Sina-shutdown nila. Sina-shutdown ano? Na nila. Para habang mamaya, siguro, hahabol ng farm na lang yung troll, hindi na siya makasama. Medyo pero, papahirapan nila. Oh, well, Nico Baby naman, ang ganda ng kanyang i-item dito, ah, Midas. Alam niyang medyo mahihirapan sila eh. So, kailangan niya sumabay sa farm. Mm-hmm. And paano siya makakasabay ng farm? Ito, yung sagot niya. Midas muna ako. Itong Lone Druid naman. Ano na ba item ng bear niya? Uy, may stun. Ginumit dito, pero ang ganda ng Savage Roar ni Gabi. Yun nga lang, nandito na si Felix Shaba. Gabi Delegado. Gabi mamamatay. Yung carry dito ng TNC. Nabigyan mga sir. And then Armel. Sino gusto niyang patayin dito? Si Felix Shaba. Triple Remnant. Mamamatay. Ito si Felix Shaba. Pero wala na siya Remnant out yan ha. Kailangan niya ng mana. Pero Gabi. Ay, Armel. Okay lang daw siya dyan. So, lagi na lang to si Felix Shaba na pupunta talaga dito kay sa likod ni Ember Spirit para hi, eto na naman ako. Oo. Kill me. Kill me. Pero problema nga lang nila doon, si Gabi nakakuha na naman. Lagi may kapalit eh. May 1K na kalamangan na tong TNC Predator. Ito may Midas na rin yung bear mga sir, so going for Regents na yung next item. Ito nga si Lone Druid, and then kumukuha ng stacks dito si Kuku. Habol naman yan. Oh, kailangan niyang umahabol dito ng farm. Sarap! Travel, yung next item niya eh. Kasi maganda yung third skill niya kung mabilis yung movement speed niya. Percentage po kasi hindi nadagdag ng Firefly. So habang mas mataas yung movement speed, tataas din po yung additional movement speed ng Firefly. Tsaka Midas, makakabackup din siya pag kinuha yun, niya rin yun, diba? TP. Sabay. Pa-base. And then, travel naman kung sakasakali may engagement. Pero nahuli na dito. Ito si Ohio. Nalaso rin po siya. Patay. Kagad si Ohio dito, mga sir. Gusto niya lang sana kumuha ng 10 minutes bounty rune. Pero buhay niya yung naging kapalit nun. 8-5 yung score natin. TNC na naman. Maganda na naman yung kanilang start. Ganyan magandang hero para kay Armel. Yung kahit hindi sobrang mag-farm, makaka-backup muna kahit ganun lang yung item niya, di ba? Like yung Ember Spirit, hindi like katulad na kanina nung Medusa niya, di ba? Kailangan niya muna mag-farm bago siya makasama eh. Yun na nga. Sunking. Yung sunking niya, magandang niya. Okay, Regents. Next item ni Gabi. So, dalawang core dito ng TNC na una sa ating network. Pero niya, si Gabi. Si Armel, isipin mo, tignan mo. Nag-rotate na siya rito. Nahihirapan tong si Yowie na makaahon sa kanyang pagpa-farm. Oo. Binabakuran talaga siya dito sa mid lane eh. Pinapahirapan talaga. Nakita nila, nandun yung Weaver sa top lane. So, TP naman kagad sila dito sa bottom lane para i-take yung Torre. While etong si Sun King, meron na po siya dito yung Drums of Endurance. Napakabilis. Sakit to. Mabilis pumasad. Etong nga TNC. Kasama pang catapult. Nako po. Hindi rin man pwedeng dumipensa sa WG Unity kasi kakatipin na lang sa top lane eh. Oop, Armel, binabalak nila patayin dito. Yun nga lang, merong Remnant out yan eh. Oh,
Grabe naman tipeo ni Felix Chauba doon. Oh, ito na si Armel. Ginamit na yung third skill dito mga sir. TP coming from Kuku. Papasok sila dito. Felix Chauba. Magiging alay na naman ata. Pero Kuku, delikado rin ha. Pinasok agad siya dito. Kuku mamamatay. May fissure si Teams. Pero hindi enough yun. Felix Chauba. Nagpupuno-puno pa rin. Yamate mamamatay. Felix Chauba will also fall. Two heroes down the side ng WG Unity. Pero dalawang support lang yan. Ito na naman yung stun. Neto si Ohio. Teams, delikado. Pero false promise by AU. Yowe, ay nako, ang ganda naman timelapse dito na ito si Nico Baby, hindi na naman siya mamatay doon, si Teams and AU pa yung mabibigyan ang side ng TNC, kailangan na mag-out dito ni Armel, kulang sila rito, wala eh, nandun sa baba si Gabi to farm, hindi pa nila kayang lumabang apat lang, pero first thank you, nako ng TNC ha. Yun na nga, nahatak na tong si Nature's Prophet sa mid lane. Naku, Felix Chauba. Mayayari ata siya rito. Yes po, Kuku getting that kill. Pero magiging alay na ng bye-bye pa niyang buhay. Buti na lang meron siyang firefly pa doon. Tumago sa yelo. Mm-hmm. Pero mahabol na rin dito si Yowie sa pagpa-farm, ah. Medyo nakakahinga-hinga na lang, kahit pa paano. Kuku, meron siya dito nga... Travel, next item niya siguro, drums or baka mag-dagger na yan. Well, Gabi naman, may 1-9 na siya. So kahit pa paano, malapit-lapit na rin para sa kanyang Radiance, 2K na. Ang mahirap lang dito para kay Yowie, kasi kailangan niya pa mag-build ng Fever na BKB at saka the same thing na Linkin para rin dito sa hatak ni, ano, di ba, ni Batrider. Parang hindi naman na, parang sa... Aksayado rin sa pera na dalawa yung ibibuild mo na yun, no? Armel. Ano item ni Armel dito? Yodi na rin. Tamang push-push lang. Drums. Saka mag-ano siya dito, Maelstrom. Didepensa. Ito nga, Ohio. May travel na. Etong Sun King, palag-palag no, WG Unity. Pero bagong team lang yan ha, bagong team lang na nabuo ito mga sir. Tsaka mayroon pa silang hugot na ano, no, Pinoy. After po nila mag-disband sa Lotak, eto na yung naging team ni Ohio and Yamate. Maganda rito yung Nico Baby eh. Nakakuha nila yun eh. Yun yung, saan ba siya na ganito? Entity ata, basta pang nag-AM, lagi nananalo sila nun. Talagang one true carry yung ginagawa nung Nico Baby na yan. Talagang ano naman kasi talaga siya mag-carry. Kitang-kita pagdating sa late game eh. Nakakapag-farm talaga. Then, nakakuha pa nga nila to. Yung mid laner na si Yowie, nakakaiba din gumalaw. Pinoy din eh. Pag Pinoy, siyempre, alam mo yan. Hindi papahuli yan. Sasabay yan. Papalag sa galawan yan. Minor de edad pa yan. Uy, nakita na sila Felix Chauba rito ha. Felix Chauba, delegado. Alam nila na nag-wars din dapat yan. And mahuhuli na naman nila. 200. Yun na nga. Walking 250. Pero may smoke. Itong WG Unity. Gusto nilang gamitin yung kanilang mga ultimate dito. Ito na epicenter sa lupa. Pero namatay pa rin si Teams dyan. And then Nico Baby. Nakakuha pa sila ng bounty rune dito. Armel, mabibilita siyang mag-remnant out. Kailangan nila mag-dewards. Alam nila na may wards dun yung WG Unity. Parang sakto-sakto naman kada tipi na itong ni Nature's Prophet na kita-kita agad siya ni Armel dun. Ayo, ano pala, Clutch Gamers pala ito si Nico Baby dati, pero AU. AU! Boom! Wasak! Patay dito, itong si AU. Tamang obs lang doon, pero tamang kapag pag-obs na doon yung kanyang buhay. Hindi nga siya nakapag-obs nga rin eh. Sinapian ni Alo ang Sun King. Sun King! Sun King! Sun King ng Pinas to boy! Troll Warlord, meron siya rito ng Blood Mirrors and then going for Diffusal Blade. Palag-palag talaga. Ito yung 1k lang lamang dito ng TNC. Pressure, yung pressure mga sir nandito sa TNC. Ramdam na ramdam natin yung pressure na meron. Siyempre meron silang Ember na pwede bumakap. At pinapressure dyan. Itong Batrider. Pag natalo sila, mga bash na naman sila ng mga Pinoy. Nga. Ayun nga. Ayun ang pressure doon. Yun yung pressure talaga doon. Yeah, real talk yan mga sir ha. Na may pressure na sa inyo yung TNC kakabash nyo. Nga. Real talk ka na yan. Bash pa ng bash.
Kaya kayo, kung bash kayo ng bash dyan, kasalanan nyo to. Oo nga. Kayo sinisi namin. Ganyan talaga. Pagtalo, bash. Pag panalo, Pinoy Pride, TNC ako. Pag panalo, bibili pa ng merchandise yan. Yun na nga. Susuot pa ng TNC jersey yan, boy. Pero hey, you. And the company, nakaano sila rito? Naka-smoke, Ohio! Uy! Naku, sila pa yung na-stand. Sila pa yung naayari yata rito. Patay pa si Kuku bigla. Out na kagad yung TNC. Ayu, may pinita siya pang. Ay, gaganda kay Echo by Tims. Ubus ata rito WG Unity pero walang follow-up damage. Ayu, mamamatay. Yung Fissure will connect. Yamate, mamamatay nga po siya no. Pero Tims, yung magiging kapalit. 3 rows down. The side ng TNC and double kill para dito kay Yowie. Makukuha again pa nga rin nila itong mid lane tower ng TNC. Bullshit yung ano, no? Yung Sun King, hindi nila mahuli. Hindi ito naman anong Fissure, akala nila nag-connect kaya sila nag-go doon. Yun nga ang mahirap dito eh. Kasi kailangan pa mag-farm talaga ni Gabi eh. Hindi pa nila kaya na apat lang sila eh. Katulad di unlike dito sa WG. Diba? Palag-palag sila kahit lima. Oo. Oh, kailangan na ata tisin muna ng TNC ito eh. Oh. Mag-radiance muna yung Lone Druid dito. Mm-hmm. Pero magkoconnect si Kuku sa bottom lane, hindi. Nag-back na muna siya. Sayang yung echo niya dun eh. Walang follow-up eh. Oo. Oh, mahuli ata na si Gabi dito pero naku. Nasangking ni Alo. Nasangking nga ni Alo yun. Sumubsob sa lupa. Tiray lang, pantakot lang. Oo, pero Ayu ha, sinapak bigla rito. Delegado naman si Ayu. Ayu mamamatay. And then si Tims, yari rin ata siya. Pero Felix Shabay, alay yung kanyang buhay, syempre. Oo, dalawa yung gusto nila patay dito. Dalawa support ng WG Unity. Pero yung Sun King, yun, natali sa lupa. Hindi siya nakapag-break out doon. And then pinasok agad nila dito. Ohio makapag-stand out. Yun nga lang, patay pa rin po siya dyan. Double kill para dito kay Armel. Nico Baby inaabol, pero nakapagsukuji out pa. Hindi na ata siya mahabol dito mga sir. Wala na ring laso si Kuku eh. Napakaganda, yun na nga sinasabi. Pag sumama nga to si Gabi, makakaya nila eh. Oo, kaya naman eh. Di ba? Naman eh, kalma-kalma lang tayo. Oo. Mamaya makikita natin. Oh, si Yowie, naispatan dito na ito si Kuku at nakakuha pa na siya ng neutral creeps dyan. But Rider, meron na nga pong blink dagger. Then, first stop, next item ni Kuku. Kuku, malu. Pet. And, defusal blade. Meron na nga 2K yan. Lumamang na sila ng 2K. You know, nag-1K ulit. Parang hindi sila lumalamang sa network. Pero, yung pressure nila, di ba? Ito, Nature's Prophet, ha? Going for Bessel. Pangontra Oracle. Mbaamba na naman siya dito. Pero at least maganda na to para sa side ng TNC. Nangunguna na si Gabi dito. Dahil sa network. Dahil naka-buy time sila no? Para sa Lone Druid na magkaroon ng Radiance. Ngayon naman, naalagwa na yung farm ng Lone Druid na meron ng Radiance and then going for Assault Kiras na. Yung next item dito na ito si Gabi. Yun na nga, pag nagtuloy-tuloy pa rin to, alam na, game 3 ang katapusan nito. Eh maganda sana kung magkakaroon ng game 3 para sulit ang ating Sabado afternoon. Oy, okay. Yung stand sa dalawa, pero walang follow-up yan. Ambahan lang. Pakamang mm-hmm. kulit lang dito si Felix Chauba, oh. Ito si Ohio sa top lane, mahuhuli ata nila to. Ohio! Yahoo! Uli! Yung Sun King! Pero yung stun, binigay! Yun nga lang, merong detection. Itong side ng TNC, Ohio, mamamatay. Killing spree para dito kay Gabi. Very wrong ka doon. Nakakita siya ron. Ano ang item na ba nito ni Yowie? Yowie, defusal kanina eh. Ayan, BKB next item niya. Ito na, naramdaman na natin. Si Gabi rin sa laro. Nagkaroon siya ng Radiance. Oh, tuloy-tuloy na. Pero sana, wag na nila pabawiin itong WG, di ba? Oo, oh, naman. Pag na, wag na pakapag-farm pa rin ito si Yowie, may hihiraman pa rin ito. Oo. Oh. And ito na nga po. Tier 2 Tower. TNC kumakadok na dito pero may glyph. Itong WG Unity, nakaabang lang si Tim sa gilid. Oo. Oh. Dalaban ba? Dalaban ba? Fissure? Napaka-nice. Back na. Magka-back na sila dyan. And farm then, ulit. Farm na lang muna nga ulit.
So, siguro, abangan nila siguro mamaya. Roshan? Mm-hmm. Yun yung timing okay. nila, no? Roshan. Roshan, the same time yung wave nila. Flow. Ano ang gagawin nila dito? Pitas ng isa, Roshan, and then mag-go-go na sila sa high grounds. Tama. Kasi kung papayamanin pa nila to, antayin pa nila na makapag-farm pa to. Pero BKB na rin tong Weaver, ah. Hindi na nila basta-basta to. Yun nga. Uy, naku! Armel! Ginulat na lang kayo. Wala, pinakabalang tayo. Siyempre, walang kakaibang nangyayari. Pero Armel, ah, nandito si Felix Shao ba sa likod? Pero nakabang din si AU. Felix Shao, mamamatay ata siya rito. Uy, naku, Armel na istan. Wala na siya mana rito. Pero may false promise kaya from AU. Oh, nahatak. Ito si Yahweh. Yahweh tuloy ba yun? Naku, yun. Ay, Echo Slam by Teams. Ang ganda setup. Pero Armel, mamamatay. Fisher will connect. Naku, buhay pa rin. Ito si Yahweh. Namatay rin. Itong si AU. Ubus ata. Pero, oh, lumaban. Ohio. Nabigyan. Teams. Yawa! Yawa! Mistik yawa, oy! Buyback agad, buyback! Si Teams, ayun, nahuli si Felix Shabba, pero Nico, baby! Pisur! Ay, nako! Nakabila! Naubusan ang mana si Armel doon. Grabe naman, napakalayo. Para siya Superman, lipad-lipad siya doon. Yawi siya doon. Sorry po. Eh kasi, grabe naman kasi yung pangalan eh. Yowie kasi, Yowie. Yawa. sorry po. Pagpasensya nyo na. Nadamay pa nga. Nagbabantay lang sa atin lahat. Nadamay pa nga. Walang sino man ang ma. Wag. Ito, Ember Spirit. Meron na siya dito nga, Maelstrom. And then, Spirit Vessel naman. Completed na dito sa Nature's Prophet. Uy. Visual. Farm ulit. Oo. BKB na pala yung Weaver, ha? Kanina pa. Ano na next item niya? Mael. Sorry po. Nakadikit lang yung pangalan. Tayo na, alam niyo naman tayo. Mabait naman tayo dyan, eh. Uy, eto na. Dinilak agad. Eto nga si Nature's Prophet. Walking to 15. 210 na po, 210. Medyo mabahong ba, no? Medyo mabahong pakinggan, pero 210 na po itong si Nature's Prophet. Grabe! Pero maganda yung words kasi doon ng TNC. Oh. So alam nila, nandun yung Nature's Prophet. Kada TV na ito pala siya. Pagkabuhay, no? Saan kaya ako magti-TV sa likod ulit nila, ha? Patay na naman. Going to 15, Spinus. Okay, eto na rin. Sumama na rin. Eto nga si Yamate. Yamate na matay rin po. Assault Kiras completed para dito sa Lone Druid. And Coco, pwede na kunin si, Ohio. Pero Nico Baby, nakaabang lang sa may gilid. Pwede na sila mag-Roshan. Roshan, pwede na. Yan na naman. Oy. Si Wong 250. 250 na naman. Sabi si Wei. Oy, TV out! Tama buhay mo lang, sir. Tama flow lang. Parang strat niya rito. Pagkabuhay ko, kaya ako magti-TV nang mamamatay kagad ako. Grabe din yung TNC rito, hindi siya nilulubayan, no? Hindi siya nilulubayan. Ayan na, nahuli si Wayo. Hindi, napag-stand out siya doon. Grabe naman kasi. I'm alive! I'm back, mga bages! TV na naman siya doon. Ug, I'm dead. Kumusta? Kumusta? Ayan na, Nature's Prophet. Saan naman siya nag-TV? Ayan na, ito na. TV naman siya sa kapila. Meron na nga po. Ay, mag-TV siya. Tignan mo, patrider na niya rin. Ay, patrider! Surprise! Surprise! Okay, ito! 200! Patay na naman! Surprise! Bayad na bayad to si Dangerous Prophet. May taya. Grabe. Ano na muna ko?
May 6K na kalabakan na nga ito, TSC, saka kaganoon niya. Grabe naman yun, no? Pagkabuhay niya, demo. Grabe TV niya doon. Advance mag-isip eh. Alam ko nandito yung batray, natitipayin ako nga. Kakamustahin ko nga ito si Kuko. Oh. Medyo malas lang lang. Siguro yung WG, iniintay nila. Nature's Prophet na natin mabuhay. Okay, sige. Okay. I-smoke tayo. Eh, lagi namamatay. Sige, apat na lang tayo mag-smoke dito. Uy, naku na, huli ata nila dito si Armel. Ayan, may nag-aabang na sa likod. Yung force lang nila na mag-out si Armel. At ayun na nga, na-stun at namamatay yung scepter. Pero wala siya pang out dyan, Armel. Grabe naman si Nico, baby. Don't monster kill. Nakaabang ka. Pero pwede mag-buyback, ha? Remnant, boom! Ayan na, bigla ito si Armel. Pero BKB by Nico, baby. Lalaban na dito. Itong side ng TNC, pero BKB sa dalawang core ng WG Unity. Magkakaambahan na yung Fissure will not connect dahil nga nakapag-BKB. And force yung buyback doon ng Ember Spirit, walang nakuha sa side ng WG Unity. Kala na. Pero nagpo-pesto-pesto, ayun nga, babawi pa rin sila doon. Oh, pwede mag-Roshan. Hindi nila sasayangin. Kailangan natin nila mag-Roshan yan. Ayan na, Roshan na nga ang ginagawa dito ng TNC. Pero yung alaga ni, ano? Ayan na, naiswara na. Okay, MVP siya yan, ha? Nakita niya. Ay, hindi niya. Surprise! Surprise, yung teams nandiyan. Ayan na, si teams, Ember Spirit. Pumasok na rin. Felix Lapa. Patay na naman po siya. Pero ahabol ha, Kuku, nag-aabang lang. Pwede na ipagpatuloy yung Aegis of the Immortal dito. Uy! Pwede ka dyan yung magtugtog dyan. Nakapakalupit talaga ng pinapakita nito ni Felix Xiaoba. Pinapatawa tayong lahat, pero sakto-sakto lang naman kasi na dyan. Ayan na, 113 na po yung ano. At 213. 213 na. Nag-iipon lang siya lang pang MVP niya dyan. Ayan, hatakin nila si Ohio. Ohio? Ayan na, hinatak na nga si Ohio. Delikado yung Sand King. Wala sila disabled panagkataon. Sand King ni Ohio mamatay pero buyback agad sa kanila. Ito si Ohio, AU mapipilito siyang ipop yung kanyang ultimate sa kanyang sarili. Kuku, mamatay ba? Hindi, nakapag-TP out. Yamate pa yung namatay yung side ng WG Unity. AU, ang ganda naman ng face hitting dito pero BKB by Yowie. Namatay si AU dito. Godlike para dito kay Nico Baby. BKB sa dalawang core. Mamatay din si Gabi. Oh my God! Yari ata. Uy, Armel! Matadive back to panagkataon. Yung scepter. Grabe yung Remnant yun. Out ano? Remnant. Pero makaka-Remnant pa ba? Four stop. Uy, slide of peace. Ay, tumalong. Patay dito si Armel. Armel, ginagawa mo. Oopsie. Patay tayo dyan, boy. Grabe, ayos. Hindi ayos play yan. Hindi ayos pero play. Pero kitang-kita mo si Nico, baby. Alam niyo talaga kung sino uunahin niya. Talagang pinuputahan niya talaga itong ES at saka itong Ember Spirit. Ginugulo niya rin talaga itong yan, ES para yan ang problema pag wala pang... Yan ang problema pag wala kayong pang right click talaga. Hindi nyo kaya sabay yung Troll Warlord dyan. Pero oh, Aegis! Napunta pa rin kay Nico, baby. Nagkamali ka dun ko. Oo nga, wala. Iaalay ni Coco yung buhay niya dyan. So, full team wipe. Grabe naman yun. WG Unity! Biglang nag-swing ng 2K, kalamahan na ito ng WG, plus may Aegis pa silang nakuha. Oo, ayan na nga, paakit na yung network dito mga sir. Grabing space na binibigay ni Felix Xiaoba dito ah. Nico Baby, 11-0-6 para sa kanyang Weaver. Lupit na itong mag-carry. Oo, napaka-consistent. Alam niyo talaga kung sino ano eh. Ikaw, makakapag-echo ka, nalapitan na kita, dinapuha na agad ng ano eh. Alam ko na yung strategy nung NP na yun. Papatay ko ng papatay. Oh. Hanggang malibang kayo sa akin. Oh, yun. And yung pero mga core ko, makapagpa-farm naman. Oh. Malupit, malupit. Galing. MVP siya dito talaga. Gawin nyo sa mga pub game nyo. Oh. Pag tinanong, sabihin nyo, si Felix Xiaoba nga ginawa yun sa WG Unity. Kita mo, nalibang yung kalaban, kakapatay sa kanya. Natawa, di ba? Hindi nila napapansin na nakaka-farb itong ano, carry ng WG. Oh, yan yung mga natutunan niya kay Pylaidai, no? Talagang papatay lang napapatay. Nakapagaling. Kanina nga eh, nag-TP siya sa gitna habang clash, boom, patay siya, pero naubos yung TNC doon. Di ba? Ang lupit ang ginawa niya talaga. Let's see kung ano mangyayari dito. Hayo, naka-smoke sila. Gabi, may ispatan pa. Pag nahuli to, yari. Gabi,
Naku, wala siyang follow-up dyan. Ito yung fissure, pero Gabi, delikado pa rin. Four stop nice sa high grounds. Another four stop. Gabi, pero yung force promise, ginamit na rin sa kanya. Nico Baby naman. Naku, mabubuhay ba to? Gabi ka naman. Buhay, buhay, buhay si Gabi. Ito si nahatak. Ito si Nico Baby Team, sumamatay. Pero magagamit yung Aegis of the Immortal. Yun nga lang. Para sa wala. Let's see, mayroon pa ba silang follow-up dyan? Wala na po. Masyado na kayo maasim, boy. Base na ng TNC yan. Kailangan ng tumakbo. Oo nga, pero eto na. Aangat na yung WG Unity. Sakto-sakto naman yung kanilang creep wave dito. Meanwhile, pero magabak sila. Meron na rin silang 7K, di ba? 7K na yung kalamangan nila. Ano, nag-swing yung ano nila. Doon na sa clash na yun. Ay naku, napahamak na nga po ang dapat mapahamak. Ngayon, sila pa lang nape-pressure na ito ni Felix Xiao ba? Yun ang sabi ko sila. Oh, na gano'n ba, no? Oo. Player of the game talaga to. Ginagawa niya. Tamang flow-flow lang ng mga lanes. Pressure-pressure lang. Grabe ito si Nico Baby. Oo. Yung Weaver mga sir. Hindi na huhuli. Kaya ganda rin ang pick-up ng Weaver niya dun eh. Yun, going for Link, kaya na nga siya. Talagang paano nyo huhulihin to, di ba? Ito na problema, wala nang rumaright-click. Yung Troll Warrior din, unti-unti na nag-o-online eh. Mm-mm. Lamang na siya dito kay Armel, oh. Nangunguna na sa network na si Nico Baby. And tandaan nyo, mga sir, ito yung tournament life ng TNC. Once na matalo sila rito. Road to Peria. Yun. Wala nang Disneyland, boy. Yung Dota Pit, mukhang ano na lang to. Ibang ML lata. Pero patay si Taz. Ito naman yung bawi nila. Yamate yung nakuha nila doon. Favorite na favorite. BKB next item dito ng Batrider. Wala siya na right click kasi. No? Oo. Si Nasan lang talaga na lang malakas sa damage dito para kay sa Bernie, ano eh, Gabi eh. Ay, MKB na. Kompleto na dito kay Yove. Pero ang galing lang talaga ng ni Nico Baby, no? Iniiwasan niya tong bear. Pupunta talaga siya doon sa ano bear. Bear na ano talaga yun. Literal na bear. May basher naman yung bear. Ang problema kasi nila rito. Itong tinatakbo spirit bear na to eh. Kayang makipag 1-1 dito ng Troll Warlord eh. Oo. Suntukan sila niyan okay lang eh. Na nga. Oy, naku. Ito na nga si Nico Baby. TP oops out. Pause. Oh, na-disconnect. Na-disconnect pala yung Weaver. Oo, lag daw. Lods. Yun na nga, lag na Lods. Out sa Rugetsu. Lag Lods. Yun na nga, shoutout pala sa mga nanonood dyan. Ayan. Nasisi pa nga yung caster, no? Ginagawa, nasisi pa nga kami. Ginagawa namin sa inyo, mga sir. Oo nga. Kami tagapahayag lang na ngayong nagbabagang laban dito. Ngunit, bakit ganyan naman kayo, mga sir? Hindi makatarungan na ngayon yung ginagawa. Ayos, times 5 is real daw, sabi. Times 5 pala to? Oo nga, easy nga yun ha. Masarap nga ano pag times 5. Oo nga. Maganda ka composition ng Team WG. Yung apa, veteran, tapos merong rookie. Oo, oh, pwede nga. Ano. Ganun niya ata talaga. Grabe. Di na pala, di pwede yung palaging mga datihan na lang, no? Oo. Kasi may mga bagong idea yung mga umuusbong na player na pwede nga naman. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Galing Cebu, lechon! Baka naman Yowe. Gem, bumili na yung si Task. 26-30 score natin, TNC. Sobrang hirap nilang mag-close out ng game. Yun yung napapansin natin sa TNC ngayon. Madalas, natalo sila pag mag-high grounds na sila or kaya mid-game, mag-rosha na dapat, nagkakamali pa. Eh na nga. Doon sila nadadali. And eto pa ngayon, si Kuko may ispatan ata. Nakakita, may vision. Oo, nakapag-out si Kuko doon. Tsaka ang galing talaga ng WG para sa teamfight nila eh. Talagang connected, bawat skill nila, tsaka pasok nila. Oop, inahanap pa rin nila pero wala na si Kuko. Nag-TP na. Bye, boys! Armel. Ano na next item ni Armel? May gem na po, ah. Going Shiba's for Shiba's. Paano ba sila nanalo dito? Parang hirap.
Kasi online eh. Kung kanina siguro, andali. Pwede kasi pa. Wala pang item yung Troll Warlord. At saka Weaver. Weaver lang yung problema nila. Ngayon, dalawa na yung magiging problema nila. Yung Troll, patay yung Weaver. Yung Weaver, kanina pa nila hindi masolusyonan to. Na ngayon, may... Hindi nila mahuli. Double defensive item ba to? Lincoln saka BKB. Oo. Paano na? Paano? Late game na, Troll na to eh. Palos na yan. Oo. Tsaka meron pa yung si Weaver level 25 niya. Napakabilis niya ng ano. 25 ba yun o 20? 25. 25, oh, di ba? Oo, oh, kanina pa paano mo, nakuhin. Paano mo mahuhuli yun, di ba? Oo, oh, kailangan nila i-burst down ng isang Echo Slam. Yun ang pinaka nakikita natin dito. Hindi, isang mabilis. Echo Slam, tapos bigay na lahat. Mm. Yun nga lang, after Echo Slam, pare, kasi meron wala pang Yowie dito. Oo, oh, may isa pa. May isa pang carry na kailangan nila solusyonan. Tingnan natin, pero TNC, nakakompor sila dito sa may gitna. Ohio, pwedeng mahuhatak. Hatak na nga yung ginawa na dito kay Ohio. Pero may burst down ba nila? Yan ang tanong. Ito yung fusion ni Teams. Hindi, nag-click in si Teams. Echo Slam, ginamit na rin niya dito. Mamamatay ba si Ohio? Yes po, namatay. Pero Nico Baby, bumabalat dito. Teams, mamamatay. And then, siya na yung tigaubos. Si Nico Baby. Ay, naku, gabi, delegado. Na-stand siya rito, mga sir. Yung control, kulang na kulang para sa side na TNC. Pero Felix Shaba, Bill Paul, dito kay Gabi. Beyond Godlike para kay Nico Baby. Ito na yung engagement, pero ubos. Ito WGR Unity ata. Hindi, lumabas si Yowie. Patay dito si Gabi. Epicenter pa yung hayo sa lupa. Hindi na kailangan yan. Pero ay Armel, na. Mapapaback na lang yung stun. Hindi magkoconnect. Armel, makakatakas pa ba? Wala siya remnant. Patay rin po si Armel. Grabe, nasang king ni Ohio. Ang napakaganda na ginagawa ni Ohio yung bait doon, no? Kahit mamatay siya, may buyback siya. Pero kinumit na sa kanya lahat ng skill. Oo, Echo, sobrang kunat. Sa BKB, ang kunat bago siya mamatay, di ba? Aangat dito itong WG Unity. May buyback naman yung Lone Druid, pero may bear ba siya? Meron naman. O, hindi, nahatak nila dito yung Troll Warlord. Mapo-force ba nila yung kamatayan dito ni Yowie, pero nakapag-ultimate siya yung Scepter. Ginamit ni Kuko yung stun. Magkakulik dito kay Gabi. Yowie, lalaban. BKB by Nico Baby. Mamamatay pa yung Troll Warlord. Boy pa rin, mga sir. Si Ayu pa yung namatay. And then, magdediretso sila dito. Medyo naglalag. Hindi, Yowie, konti na lang buhay. Ayun, namatay si Yowie. Maasim na kayo. Ayun, nakakasad yan, no? Medyo maasim na sila doon. Oo, pero na ito, nasirin chain yung dalawa. Mabibigyan ba si Nico Baby? Walang mana yan. Yung Scepter setup. Wala nga lang niya si ES dito. Wala sila pang control. Pero ang ganda. Ang ganda na kanilang ginawa. Napatay na si Nico Baby rito. Uy, namatay. Namatay rin. Double kill para dito kay Armel. Nasobrahan sila doon, mga sir. Tsaka lumaban pa to si Nico Baby. Kakalahati na lang talaga yung mana niya eh. Na-excite? Na-excite na? Na-excite. Talagang nandito na to. Laban na to. Tatlo yung namatay tuloy sa side ng WG Unity at nakahinga-hinga. Ito nga TNC. Tsaka yung napatay din nila, merong ano yun ah, bounty sa ulo ah. Godlike yun, monster kill. And Armel, yung kanyang Shiva's Guard, kailangan na kailangan niya yan. Lone Druid, nakikita natin kahit na big ano siya eh, big bear siya pero... Oo. Pero alam mo ginagawa dito ni Nico Baby, nilalagpasan niya lang to si Gabi. Pinupuntahan niya tong ES Oracle. Hayaan mo na dito si Troll Warrior, bumakbak dito sa bear eh. Yun yung ginagawa ni, ano, talagang sinisize-tipan na lang niya itong ano, bear. Tapos pag naubos niya na yung mga support, tsaka niya to babalikan si Gabi. Ito, trivia mga sir ha. Hindi po naka-bootcamp itong WG Unity. Yung mid laner po nila nasa Cebu pa rin. Yun. Na naglalaro sa PC niya lang. Yun. Paano pa, di ba? Kung sama-sama sila maglaro, paano na? Yun nga, tingnan natin. And hindi sila nakapag-roshan doon ha, kahit na namatay yung dalawang course ng WG Unity. Na-excite sila doon eh. Masyado kayong ano ha, oy TNC pa rin kami, kaya pa rin namin mag-dep kahit ano na lang. Nakakabawi, kahit pa paano, nakabawi naman sila doon. Up na nga yung ano, no? Roshan. Streamer yung Yowie, paano na-discover ba sa law? Hindi ko rin sure kung paano siya na-discover. Malamang nito, nag-pub game sila. Hindi, nagandahan sa laro. Kung sino man, si Ohio, Yamate man, or kahit sino sa WG Unity. Siguro lang na kakalaban sa, ano to, rank kaya game. Kaya yung mga tropa natin dyan na matataas naman yung rank, rank game lang kayo, then stream nyo yung laro nyo, malay nyo. Ma-discover din kayo, di ba? Marami, para si Alden Richards. Marami ding mga teams na naghahanap, syempre, ng mga bago. And kung isa na kayo sa mga
may galawang bago. Ano pang hinihintay nyo? Oo, na? Stream na. Hindi. Pub game na, bilis. Pataas na kayo ng ano, mga rank nyo. Nasa 30 ranking to si Yowie. Pang ilan to? 30. Oh, 30 nga. So malamang, ang mga nakalaro na talaga nila yan, TNC, WG, mga pro player na talaga nakakalaro nila. Once again, ilang taon lang yan? 4K lang, boss, yun. Mga maano pa, 5K pa habulin mo. Top 68 si Yowie, 2 months ago. Eh, ano na ngayon? KFT na. Ito nga. Uy, Puko, nice patan niya yan, ha. Pero Ohio, nakapwesto na maayos, eh. Kung nag-dinagawang bake sa sarili niya, di ba? Tingnan natin kung paano sila mag-engage dito, mga sir. Ito na si Yowie. And bilis to normal. Pero teams, kailangan niya mag-ingat yung kanyang pwesto 1. Nico Baby, siya yung nga pumapronta dito para sa WG Unity. Oy, naku, yung Aegis of the Immortal may bibigay. Yowie makakuha niyan. And then, nahinabol sila dito bigla. Yari pa yung TNC. Ayun, namatay. Bakit ganun? Hindi naman pala sila engaged. Pero nandun sila. Echo Slam, kinumit. Teams, makakaligtas pa. Ito na rin yung flaming lasso. Pero mamamatay pa. Ay, namatay nga si Nico Baby. Pero buyback yan. And then yung timelapse, ginamit niya na rin dito para makapunta dito sa main clash natin. Teams, TP out. Wala. Mamamatay po siya dyan. Armel, makakapag-out naman. Gabi. Naiwan pa nga. Naiwan pa nga. Shrine, pindutin mo. Hindi napindot. 121 seconds down. Itong Lone Druid, WG Unity is doing it. OMG, holy shit. At mukhang katapusan na nga po ng minor. Ito na. Qualifiers natin para sa side ng TNC. At ang mahalaga ay ang importante, wala silang buyback. Paano na lalaban tong si Kuku? Di mo alam bakit sila nandun. Hindi naman pala sila magkocontest na Roshan. And WG Unity is doing it. Makakakuha ng upset dito against TNC. Sila nga po yung naglaglag na naman sa minor. Oh my god, holy shit. Aray ko po. GG Gold from TNC Predator. Anong ginagawa nyo? Ano na? Pahinga na naman. Pahinga ka muna. Pahinga ka muna, ha? ESL Mumbai na lang. Grabe, WG doing it? Holy shit. Ganda, ang ganda. Oh, yung magpaparga na dyan. Baka naman. Wow. Napakagandang performance by Yowie at Nico Baby dito. Oh, Nico Baby to. Nico Baby Nico yung Baby MVP dito. Naman dito sa game to natin. Napakagandang na ginagawa niya talaga. Consistent. Talaga. Consistent. Tsaka talagang niiwasan niya talaga to si Gabi. Punta siya sa dalawang support. Inisin niya lang to si Teams para di makapag-echo. Diba? Oh, problema kasi talaga. Walang right click sa TNC. Yung bear talaga dito ni Gabi. Pero ang problema doon, single target yung bear. Radiance lang yung dumadami siya pang lahatan. Once na nag-BKB si Yowie, pati Nico Baby, wala eh, palag-palag na Maliga eh. Mali ka doon. Si Felix Shao ba ang MVP dito, boy? Felix Shao ba? Oo, grabe. In-enjoy, enjoy mo na. Nag-enjoy yung TNC, no? Isipin mo ha, lan yung deaths niya, 15. So, minus 36. Oh, di ba? Di ba? Almost kalahati, no? 21 lang yung... Enjoy lang kayo enjoy, sa akin. Enjoy nyo akong patayin. Saka si Amat, eh, plug-plasin mo yan. Oh. Akala tuloy yung TNC, uy, lamang tayo, dami nating kills. Di nila napapansin yung troll, pati yung Weaver nakapag-farm, no? Grabe, talagang yung nakapag-farm to si Nico Baby, sunod na. Paano papatayin to BKB na? Nakalinken pa. Yee. Aray, nako po. Mapapastatus ka na lang talaga dito. Pero at least may Pinoy na umusbong ngayon dito. Yowie! Support. Cebu Pride. Kailangan natin supportahan to. Oh. Promising itong si Yowie ng Cebu, mga sir. Mm-hmm. Sino ba mag-aakala na nagpa-pub ka lang, nag-stream ka ng laro mo, di ba? Tapos biglang mag-minor ka pa bigla. Minor, tinalo mo pa yung mga lodi mo dati, di ba? Diba, yung pinakamalupit doon eh. Yung lodi mo lang tapos tatalunin mo. Isipin nyo na lang yung Yowie na yan. Parang kayo, mga sir, na nanonood na... Dati nood-nood lang. Pero may chance pala. So magkakaroon kayo ng ano diyan, ng init motivation. Sa puso. Oh, motivation. Na kagalingan ko nga, malay mo maging si Yowie rin ako. Oo nga. Pag kinalingan ko, 'di ba? Nood-nood lang, tapos kala mo batang-bata eh, no? So WG Unity po yung mag-advance para sa ating grand finals. Ang kakalaban nila,
Boom ID. Mamaya po yan, yun na po yung ating next series. Huwag kayong alis, kalungkutan para sa side ng TNC, pero para naman kay Yowie, kasayahan. Diba? Kasayahan naman yan. Para sa ating Cebu Pride, Yowie. Mapapayawa na lang talaga si Yowie sa saya. So, yun po, yun na po yung susunod, mga sir, huwag kayong alis. Magbabalik kami. WG Unity vs. Boom ID Grand Finals nitong ating minor. Dire-diretso ba yung Boom ID na sila pa rin ba yung magiging representative natin sa minor? Kasi puro sila yung ano eh, puro sila yung sa minor eh. Or ito na, dalawang best na. Musbong na bagong ano, di ba? Ito na ba yung bagong inaabangan ng lahat na si Yowie na Abed or Santino dati? Tingnan natin, mga the sir. The child prodigy ng Cebu, mga sir. So, yun na po yung susunod natin game. WG Unity vs. Boom ID Grand Finals. Magbabalik kami dito sa Lupon WXC. Bye-bye!